grabe. Sobrang nakakatawa yung ginawang pagtulong kay Altea, hindi ba? Oo nga, partner. Ganyan talaga yung mga Tomasino, mga bayani at superhero. Pero alam mo sana, partner, mas marami pang Tomasino ang mamulat sa mga ganitong sitwasyon katulad ng kay Altea, no? Tama ka dyan. Yun naman talagang purpose ng ating show eh. Ang maipakita sa bawat Tomasino na dapat ay maging sensitive tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Oo nga, partner. Kaya dahil dyan, nag-imbita tayo ng isang expert para ipaintindi sa atin yung ganitong sitwasyon, di ba, partner? Pakilala mo naman siya, partner. Okay. Siya ay isang certified physical therapist of University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. May asawa at apat na anak. Isa rin siyang public speaker, author, panelist, clinical supervisor at chief physical therapist sa Jose Reyes. Malawak ang kanyang karanasan sa may karamdaman ng mga bata. And so, let's all welcome Miss Amita T. Templo. Hello po. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon sa inyo. And good afternoon, ma'am. Itatanong po namin kung sa tuwing po ba may pasyente kayong bata na may taning yung buhay or ganun, ano po ba yung nararamdaman niyo sa tuwing ginagamot niyo po sila? Bilang isang ina, syempre, very frustrating para sa akin na makita yung mga batang may karamdaman. Dahil sa kanilang edad, ang normal na dapat makita natin sa kanila ay nakikipaglaro at pumapasok sa eskwelahan. So, nakakalungkot. So, bilang physical therapist naman, I make sure na binibigay ko yung best sa kanila. Yung physical at emotional support na kaya kong ibigay sa kanila, binibigay ko. And tinitreat ko sila as if sila yung pinaka-importanting tao sa mundo para nabibigay ko kung ano ang kanilang pangangailangan. Ma'am, ano naman po yung karaniwan ninyo napapansin sa mga batang may ganitong sakit? Usually kasi, ang Pott's disease kasi, ito kasi yung tuberculosis of the spine. Nagkakaroon ng abscess sa ating gulugod, kaya naapektuhan din pati paglakad ng mga bata o taong may karamdaman na ganito. Kaya usually sila talaga yung payat, may lagnat, at saka talagang bound sila sa bed. Ayun po. Miss Amita, itatanong lang po namin kung ano po kaya yung pwede niyong masabi sa mga kapwa naming Tomasino para ma-motivate niyo ba po sila na tumulong sa mga batang katulad ni Altea? Masasabi ko lang dyan, bilang tao, meron tayong responsibilidad na tumulong sa ating kapwa. At saka it really feels good na alam mo talaga na kung merong kang kakayahan, ay makapagbigay ka o makapag-share sa kanila. Dahil sabi naman talaga, hindi naman tayo nabubuhay para sa sarili lamang. And there is God na alam natin na lagi nandyan para sa atin. And kung very fortunate tayo, lalo na kayo, mga Tomasino, alam ko na meron kayong mga K na nakakapag-aral, nandyan talaga yung gift sa inyo ng Diyos, mas maganda makatulong tayo para doon tayo nagkakaroon ng significance bilang tao. Maraming salamat po, Ms. Amita T. Templo, for enlightening us about this particular topic, partner. Grabe, partner. Sobrang nakaka-enlightening itong episode natin. Oo, totoo yan. At totoo nga, napaka-ikli ng buhay para sayangin ito sa mga bagay na walang kabuluhan, di ba, partner? Tama, partner. Alam mo, sa panahon ngayon, napaka-laluho ng mga tao, hindi ba? Ayan, para sa susunod pang Bayanihan at Superhero Deed, next week, sundan niyo po kami ulit sa next naming pagtutulong dito lang sa Hell Naman Jam!